traditional ministry na nagtuturo kailangan lang isang pastor sa isang church. Lahat ng mga miyembro, tinamaritis na. Lalo na sa obligasyon sa Biblia. Hindi masasakdal ang church. Kung meron masasakdal doon, hindi lahat. May isa, may dalawa. Espiritu ng Diyos nag-lead sa kanya maging Berean. Pero the rest ng church hindi Berean, patay. Patay ng church niya. O kung wala talagang intention, nagsimula lang church niya, ipinanganak pero ma-abort. So, ano itong patience? Tingnan niyo sa James. 1. Pareho lang sa cellphone natin, Berlitz. Kung gusto mong malinaw ito, kailangan nakapos ito dyan. I-zoom out mo at makita mo ito. Kasi kung ngayon, malamang sigurado yan. Mag-enjoy lang yung voice. Kung gusto mong makita ito, ako, mas malinaw yung cellphone yan sa akin. Pero, yan ka. Tapos zoom out, hindi zoom in, zoom in. Okay, James 1, buksan nyo. Tignan nyo yung patience. Makita nyo yung patience? Let patience have its work. If you lack wisdom, pasayin nyo nga, James 1, ano? Tulong-tulong tayo. 1-5? Pakibasa nga. James 1:5. But let him ask you, say, nothing forget to him, for he that prays to him is like a way of the sea, driven with the wind. Okay, tuloy pa tayo basa, pero tingnan nyo, sulat nyo, underline yung wavering. Alam nyo siya wavering? Maraming pwede interpret yan, pero isang matinding interpretation sa atin. Laktaw tayo. Bakit yung laktaw? Minsan meron, minsan wala. Minsan masipag, minsan wala. Alam nyo, sa training sa family, hindi ma-perfect ang anak kung laktaw. Meron na nga, kanini-insis ako kung wala namang pare-pareho lang eh. Hindi kasi siya ma-perfect dahil lumalaktaw. Nakuha nyo? Kung gusto nyo makuha yung maximum benefit dun sa pahayag ng Diyos, do not waver. Huwag kayo magdalawang isip. Hindi ba kayo magdalawang isip nung nagtaktaw kayo, pero nag-relax kayo. Para na rin kayong nagdalawang isip. Pwede niya apply yung wavering, minsan natutunan rin, ay pa-improve all things. Masahe, okay? Next verse. Pero naman. A double-minded man is unstable in condition. Anong pangalan mo? Second. Okay. Kaya mo buhati ng Biblia, di ba? At palitiro ko ang tahaw. Marunong ba pa magbasa? Marunong siya magbasa? O marunong ba magbasa? Mag-google ka, pakita mo Mr. John na yun. Kahit malang mata niya, at least nakita yung daliri. Okay? Tali ba marunong ako? Hindi, upo lang siya dyan, talabuhan ng Bible ni, ano, Yana. Bumukati lang niya, si Yana magdadaan ng turo ng daliri. Palit lang ilang buwan. Okay, tuloy tayo. Merong, by the way, makinig kayo ha? Kung sa sanlibutan mayroong sermon techniques ng mga pastor, no, apologetics. Dito, meron tayo science of upuan. Position. Yung mga, kutari, kukuha na tayong Bible, hindi tayo maraming Bible. Kung sino yung may Bible na magaling, ipahirap niya sa mahina. Yung mahina, practice lang tagabuhat. Okay? Para paglaki niya, Bible talagang hawakan niya. May ano yung tingyan, kala nyo? Huwag kinisipin mo lang kwenta yan. Ngayon, ang trabaho lang niya, ipakita, tapos ituro, kung tari tinuro na nasa ano. Tuturo naman ni Ana, isang ano, meron. Tuloy tayo. Dito sa James, tuloy niyong basa, may nakita ba kayo, let patience have its work? At say amen kung nakita niyo. Let patience have its work. Anong verse, Brother Magellan? Verse 3. So, yung patience sa Revelation 2, yan din yung patience sa James. Yan na rin ang diligence sa Peter. Kung itutuloy niyo nga yung basa sa 2 Peter 1:10, patience din mababanggit dun eh. Ngayon,
Alam niyo yung talatang work out your own salvation? Nakaalam sa inyo. Amen. Nakarinig na sa inyo. Amen. Nasa Pilipos ano yun? Pilipos? 12? 4-12? 2-12? 2-12. Pareho lang yan. Gusto niya maligtas? May tatrabawin kayo. At sasagutin mo na rin ngayon yung gibirahin sa inyong evangelicals. Ephesians 2. Magtanong kayo ha, sulat kayo sa inyo. Baga mas nakikinig kayo sa akin, pag may sumagi sa isip niyo, sulat niyo agad sa papel. Tandaan niyo, may blessing kayo pag ginawa niya. Sa ibang berean, sa ibang mundo, ibang church, Diyos ang magdadala sa kanila kung saan magtanong. Kayo, mahina kayo, kailangan pa-train kayo, kasama sa training nyo. Gawin nyo yung sinasabi ko. Gumawa kayo ito, mag-isip kayo yung tanong. Isipin, gawin yung sensitive ang mind nyo na binubuksan nyo ang consciousness nyo sa Diyos. Maging sensitive kayo sa spirit na gusto nyo malaman. Pwede nyo ilagay sa puso nyo yan. Okay? Lord, patay ang puso ko. No? Masaya lang sa outing ng company at barkada. Pero, pwede ka magsisi. Lord, gusto ko, ang init ko mapunta dun sa gawain mo. Ang excitement ko mapunta sa pahayag mo. Kaya Lord, bigyan mo akong tanong. Bigyan mo akong magsimula makuminga na ang aking spirito. Ito isang tanong. Ephesians 2:8. Philippians 2:12. Work out your own salvation with fear and trembling. Ito may nakakot. Diyan, Brother Eric. Dito, basahin niya to. Basahin niya silently. Ephesians 2:8. Sabi niyo lang, nagkamali ako tama. For by grace, we are saved. Hindi pinamemorize na ito nung high school pa ako eh. We are saved and not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Tama ba? Okay, so let's underline yung works. Itong works dito, ayun nga pala, o magbibe-instruction sa mga umiiyak. Kunwari, yung anak nyo ay hindi pa natakot sa inyo. May training tayo sa hukong na takutin natin ang anak natin para hindi siya iiyak ng hindi na necessary na hindi siya may baby. Kunwari, dito sa church, sigula, pwede nyo mo na takot palabasin. Okay, sumuko sa bata. Tapos, anyway, magtanong na lang mamaya sa hukong paano dapat ang bata na hindi maging iiyakin. Gusto ko i-comment si may pangalan yung anak, si Sister Mela ba yun, Mela? Carmela. Magandang development niya. Hindi siya iyakin na. Dati alam niya ba, iyakin niya. Nakita ko paano mo sinungkin yan, tinakot niya yan. Pinalot niya. Ngayon, hindi na naiyakin, no? Magmentor ka ng bunga yan, no? Kasi isipin, kawawa yung bata. So, kunwari, meron kayong bagong baby na nagkautang. Kung may alam nila yung gawin, na yung nasa church kayo, magsisimula pa lang, pwede niya ilabas. Pero, hindi niya alam gawin, magkaroon na rin ang session niya. Itong work sa Ephesians 2:8, turo ng evangelicals to, sulat niyo. Maganda nga makapag-set up na kayo sa evangelicals eh. Doon ako nagaling. Yung church na pinanggalingan ko, sa Stephen High School, sa evangelicals, tanggapin ko lang si Jesus. Bilang taga-Pekleis. Ito ay kaloob, no? Hindi mo kailangan magtrabaho para kampan itong kaloob. Nakuha nyo? Unawain nyo yung turo ng evangelicals, ha? Ang grace ay bigay. Hindi yan binabayaran. Hindi yan tinatrabaho. Kaya, since yan ay bigay, tanggapin nyo lang. Wala kayong gagawin. Yan ang turo nila sa Ephesians 2:8. It is not of works. Kasi kung works, sabihin mo, pag yayabang mo, kaya ako naligtas, tinarabaho ko eh. Okay, reconcile natin yung Ephesians. Ngayon, yan ay revelation sa panahon ni Luther, the just shall live by faith. Sa panahon ni Wesley, mayroong holiness, di ba? Itong holiness, may works to. Maglalaban na to. Sino nakikinig sa iglesia ni Manalo? Pas kamay. Sino nakarinig na sa turo nila, turo ng mga protestante, hindi na kailangan ng gawa. Sino nakarinig na? Say amen. Amen. Kaya nila binabakbakan itong
Protestante Evangelicals kasi may progressive revelation ng Iglesia ni Manalo. Ang background na silang Methodista, Church of Christ. So, Church of Christ may background ng Methodista. Sa Methodista, alam na yung teaching ni Wesley, kailangan mo ng works para maligtas. So, paano na i-reconcile? Sino na yung nakapag-preach na itong ito? Hindi kita alala paano i-reconcile. Pero, ang preaching ng Iglesia ni Manalo, magkukul sila sa James. Anong chapter yung works? 216. 216, no? Pwede nyo markahan sa Bible, check nyo, sa notebook. Kailangan tingnan nyo sa bahay. Ang works sa James, yan ang magbibigay buhay sa iyong pananampalataya. Samantalang dito, pananampalataya mo, kaya hindi mo kailangan ng gawa. Paano may re-reconcile ang dalawa? Ngayon, i-take note nyo yung sasabihin ko, i-report nyo, i-share nyo sa mga evangelicals. Bakit? Hindi lang para sa kanila, para sa inyo. Gusto nyo, tumungo ang revelation sa inyo, ibigkas nyo. May notes kayo. Memorize nyo, rehearse nyo sa bahay. Hanap kayo ng kaibigan evangelicals. I-share ninyo. I-share ninyo. Maraming, alam may church ng mga evangelicals, mga protestante. Umaapaw yan sa tao. Tita nyo yung CCF. Ang babaw na revelation, pero umaapaw sa tao. Masipag sila kasi yung babaw-babaw na mensahe nila at ang dali-dali. Oh. Kahit sino pwede maligtas. Ngayon, hindi naman mali yun. Ang mali, nagsara na dun. Ito yung kailangan natin gawin. Kunin natin yung balanse. Sulat nyo. Yung works na tinutukoy sa Efeso ay tinanggit sa akin ni Pastor Harang. Oh. Lumipas na yung diwa. Sanap kayo pakisagot. Diyo ko, tinanong ba kay Pastor Harang? Ang kaligtas sa 10 commandments. Kailangan pa ba yan? Di ba lumipas na yan? Ito, sagot, sulat nyo. Ang works sa Ephesians 2:8 ay works of the law o arbitrary term ni Pablo, law ng nakalipas na revelation. Kanya? Pag sinabi ni Pablo, law, tinutukoy niya nakalipas na revelation. Ano yung nakalipas na revelation? Yung kautusan niya. Kaya kung sinabi yung nakalipas na revelation, meron pa rin kautusan sa bagong tipan. Huwag niyo sabihin wala. Madalas ikot na sa Batista yan, sa radyo. They that keep their commandments. Mga anak ng Diyos, keep the commandments. Anong commandments kaya yun? Ang commandments of God ay progressive. So, Ephesians 2:8, the works. Ang pinag-uusapan niyang works. Yung works of the law. Hindi works of faith. So, meron tayong arbitrary term, no? Kung naalala niyo, works versus faith. Grace versus law. Hindi, what ito, Old Testament daw ang works and law. New Testament daw ang faith and grace. Mabilis na review lang. Sa Old Testament, wala bang faith? Meron wala. Yes or no? Meron. Sa Old Testament, may gracia o wala? Meron. Sa bagong tipan, may works o wala? Meron. Bagong tipan ha? Sa bagong tipan, may kautusan o wala? So, it's arbitrary term. Ginamit lang ni Pablo ang word na yan para tumukoy sa ibang bagay. Hindi bagay na tinutukoy niya yung lumang kaisipan. He used the word law to represent Old Testament. He used the word grace to sa New Testament. He used the word works sa Old Testament. He used the word faith sa New Testament. Arbitrary term lang yan. Pag sinabi niya, hindi kayo naligtas ng gawa, ang tinutukoy niyang gawa, yung gawa noon nakapos ang pahayag. Pero sa bagong tipan, na may bagong pahayag, may gawa rin. Takuan niyo, bawat pahayag ng Diyos may gawa. Di ba sabi ni Kristo, kunin mo ang aking pamatok. Isipin, yung pamatok ni Kristo, bibigay sa'yo. Meron papagawa. Hindi ka walang gagawin, hindi ka tatamaritis. Ako nyo?
Take my yoke upon you, for my burden is easy and my yoke is easy and my burden is light. Yung mabigat mo, kukunin ko. Yung magaan ko, bibigay ko sa iyo. May gagawin ka. Ano ngayon ang grace? Ang grace sa Ephesians 2:8. Grace na binigyan ka ng mas magaan na gagawin. Kung noon, kailangan patay ng bata na suwain, ngayon, pwede mo lang taluin sa puwet. Takutin. Question natin, paano ang panako? Kasi iba kasi, hindi nakakatakot sa anak eh. Ninenerdos eh. Matinig ka. Oh, siya takot sa anak. Misan sa buong buhay niya. Salamat, Sir Francis, na palok rin ng aking anak. isang magaan na ata. Ngayon, di, and magaan na gagawin. Ngayon tayong gagawin, bautismo may gagawin eh. Okay? Yung pagsunod, gagawin yan eh. Ang pagtanggap kay Kristo, pagsunod din yun. Hindi pwede sabihin, tumanggap ako kay Kristo, wala akong gagawin. Eh bakit pa nila pinaatin ng church? Bakit pa sila nagbabayad ng study? At kung hindi nagpatuloy sa Bible study, aray hindi raw tumanggap. Oh. E meron naman sa Bible, dating tumanggap, tulad nyo, Hebrews 6, dating tumanggap, pero na fall away. Para sa kanila, backslide yan. Para sa akin, yung salitang backslide, pwedeng hindi ka umabante. Napag-iwanan ka nalang, backslide din yun. Nakuha nyo? Yan yung mahalin na kalok. Huwag na tayo pabalik-balik dun sa lumak unawa na ang backslide. Huwag ka lang sa bumalik sa liputan. Ang backslide, stagnant ka at magkakambal yan ang kapatid yan. Kung ikaw ay relax, hindi ka umabante, kontento ka na umabente, makinig yan ang gusto ng mga traditionalist. Hindi mo na kailangan gawin yan. Kung ayaw mong gawin, okay lang, sa Diyos yan. Ngayon, edi ganyan ka. Alam mo ba, aabante yung liwanag, aabante yung training ng iba, maiwanan ka, foolish virgin ka. Maiwanan ka. Ang langis mo maubusan. So, yan din ang Hebrew 6 na backslide. So, ang works ay yung lumang unawa na works. Dito na nga tayo sa bagong tipan, meron mga tayong lumang unawa at bagong unawa eh. Saka nyo? So, reconcile sa works. I-share nyo to sa evangelicals ha. Hanap ka ng evangelicals. Na, ang dami-daming evangelicals. Maaf ko yan. Yung CCF is yan. Yung works ng Ephesians 2:8 ay iba sa works ng Philippians 2:12. Iba sa works ng James. Yung works ng Philippians 2:12, James 2:16, ay 2:14. Okay. James 2:14 ay works of faith. Ang works of faith, akyat tayo, may patience. Kailangan magtsaga ka. Okay. May patience. May diligence. Oh, humaba tayo. Pero sana makuha niyo yung sustansya niya. At sana ma-i-apply ninyo. Hindi hiwalay ang hukong ministry training sa mensahe na to. Kasi kung wala yan, hindi niya magagawa sa sarili niya. Okay? Huwag niyo sabihin, hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Ito yung tanong. Ikaw ba ay nasa sakdal o hindi? Kung aminado kang din ka nasa sakdal, bakit mo itatanggi ang tulong ng iba? Ano ba ang tunay ng church? Ikaw ba'y kabilang sa isang church? Kung kabilang ka sa isang church, ano ba ang ina-expect ng Diyos sa atin? Magmahalan sa pamamagitan ng paalalahanan ng isa't isa. Amen. Huwag mo sabihin, ang kulit-kulit mo, ayaw, ano, huwag kong kulitin, akong bahala. No, obligasyon ng bawat isa mag-recon sa isa't isa. Okay? Kung tingin kong, alam mo kung konektado kayo sa hukong, hindi nyo pwede sabihin na, ay, eh, wala siya sa lugar mag-record. Pwede nyo isumbong sa hukong eh, network eh. Eh, kung minsan nasa lugar ang pag-record, pero, gagawa kayo na, bintang, eh, makulit siya eh. So, ang mangyari, minsan ako, meron sa ibang tao naman to, no? Minsan lang ako, siguro isa, dalawang beses sa tanang buhay mag-follow. Ang tawag sa akin, makulit. Ako nyo? So, mga tao, pwedeng sabihin,
minsan hindi ko pa nakausap yung tao, tatawagin na ako makulit eh. Nakuha nyo? May iba na kasi nag-advance, pero negative yung tanim. So, ngayon, tuloy tayo. Itong 2 Peter 1.10, balik na sa Ephesians. So, Ephesians 4.11, underline nyo yung sum. Yung calling at yung gifts, pareho, kasi lahat kailangan. So, di ba may nagsagot niyan? May nagtanong eh. Sinagot, ang gifts, iba ba sa calling? Oh, iisa lang yan. Agree. Kailangan unawain mo to. Kasi, lahat kailangan meron. Sa talata ng Peter, lahat kayo may calling. Make your call, make all diligence to make your calling and election sure. Magsipag ka na ma-assure. Alam mo, ano sure? Eternal security yan. Konektado dito ng eternal security. From justification by faith, tatagos by works, tatagos ka sa eternal security. Hindi tulad-tulad ng antenna o sunod-sunod ha. Ibang aspeto makikita mo, magmamanifest yung eternal security. Ang eternal security, may gagawin ka para masigurado mo. Parang nasa school ka, titignan mo, pasado ba ako? O parang book of life. Book ng mga pasado. Naging board, pasado sa board exam. Gusto niyo ba makita yung grado niyo? Kung gusto niyo makita, yan yung tunay na damdamin. So, I say, 39. Check nyo. Sabi ron, pakicheck na ang barmiyo. Gusto ko makita yung libro na nasulat sa akin. Diba? Sa Psalms 10, saka Hebrews 10. Sabi doon, yung libro nasulat sa akin. Gusto mo makita yung dulo mo? Paano mo may picture? Make sure pwede mo gawin. Pwede mo trabahuin para eternal security mo. Secure ka. Ayaw nyo makasecure pag-akyat sa langit. Magsipag ka. Huwag nyo ubusin ang oras nyo sa libangan. Ubusin nyo oras nyo sa TV. Ni isang segundo huwag nyo pagbigyan yung kaaway. Kasi kunwari, sige hati ako ha, balansi lang na tatay eh. Pwede kayo mag-report lang kayo, pwede na kayo maglaro ng computer. Pwede kayong mag-aanyan. Huwag kayong mag-compromiso. Sayang yung pinagtrabaho niyo. Gumamit pa naman kayong authority para sa ano. O, pwede revival ka pa sa pamasan. So, malayo ka sa barkada mo. Basta umuwi ka na maaga. Eh, sabi ko na nun, sabi ko, alam mo ba, lalamunin lang siya ng spirito nun? So, umpisa maaga nga uwi. Pero later on, late na, naglalating na. Ikaw ang nag-ano sa anak mo. Nagsarado ka kasi. O, balik na dito. Pwede mo siguraduhin ang iyong kaligtasan. Ang assurance, hindi lang sa sarili, pwede tumago sa pamilya, pwede tumago sa church yan. Ang obligasyon ng isang pastor, ang duties ng isang pastor, yan. Duties ng isang pastor. May color shock si Brother George na katago, ah, marami yan. Sister Jeff Bardodoy, alam niyo saan nakalagay? Hanapin niyo ha, yung color shock. Nung nagsisimula pala ako dito, ang dami-dami naman. Ang kakapal pa. Pinatago ko, baka na lalaroin ng bata eh. Pag may bata nang laro dito, bawalan niyo, tapos paluin mo. Okay. Ang overseership duties ng isang pastor, ituro yan, itrain yan. So, patunayan mo na yung calling mo at election mo, sure. Ang calling at election mo, yun na rin ang gifts. Yun na rin ang gifts. Di ba nagsinagot ng isang tinanungan? Yung gifts at calling, yun na rin ba yun? Oo, yun na rin daw yun. Actually, hindi mismo yun. Pero, pangayunan mo yun. Yun kasi lahat dapat meron. Lahat kayo dapat tinawag. Make sure na tinawag kayo. Hindi ministry lang na some, kundi all. Buksan niyo sa Ephesians 4:13. Sabayan niyo ako. Till we all come to the
Unity. Unity. Of the faith. Of the faith. Hindi lahat magsalita. Sister Andy, i-position mo si Coco. Si... Wala si Coco? Ano? Si Benben, si Coco na lang ang mag-ano dyan. Mag-pahawak ng Bible. Ngayon, si Coco mismo, kailangan katabi ni Sir Ami. Sir Rose, bakit mo katabi ni... Si Coco mismo katabi ni Ami. So, Coco, mas mahal ka kaysa kay Benben, papakita mo yung Bible. Pahiraman niyo ng Bible si Coco nga. Pakitaan mo ng Bible si Mami kung nasaan ang binabaka. Okay? At di ko ninyo na matupad yan. So, ang gifts at calling, pwedeng iisa, pag ang unawa nyo ay aabot sa all. Nasundan nyo? Yung son, hindi habang buhay. Kasi ang son, may till. May hangganan yung son. Hindi pwede iisa lang ang pastor habang buhay. Hindi pwede iilan lang ang pastor habang buhay. Kailangan pagdating sa akdang kapanahunan, lahat ay pastor. Kasi yan ay gift. Wala naman sa Bible, tinawag na pastor. Pablo, pastor. Pedro, pastor. Di ba wala? Gift kasi yan. Nakayanan. Nakayanan. So kahit babae, kahit lalaki, kahit bata, kahit matanda, lahat dapat, ano ba yung pastor? Bantay. Overseership. Kapangasiwa. Appointment ang tinangkunan ng pastor. Shepherd, pastol, pastol ng mga tupa. Ano ba trabaho mo kung pastol ng tupa? Pag-aalaga. Titingin ka. O may alaga ka. Alaga mo tumingin habang nanginginain sila. Ilan nanginginain? Hindi ikaw isubo na subo. Parang bete siya. Ano dito na? Sa dinami-dami mong ng tupa, buti yung dalawa lang. May maliit lang church mo. Pero, 100, lahat yan gaganyanin mo, dede. Manginginain, tuturo mo manginain. Isipin, may trabaho rin yung tupa, paano manginain? Oh. And ang trabaho mo oversee, babantayin, maalagaan mo paano na ito rin. Yung pagpapasa report, pag-scribe report, pag-set up report, bawat isa sa inyo may obligasyon mag-aayan. May mahina sa inyo, alalayan nyo. E pag namikar, pinag-uusapan nyo, buhay-buhay, trabaho, hanap buhay. Hanggang doon na lang, oh, ang trabaho nyo, magturuan sa isa't isa. Mamaya, pag natapos tayo sa cell group, yung mga kaya na mag-share, tulad ni Rap-Rap, ni Jaya, ni ano, yung kaya na mag-share, ipa-share nyo. Mag-set, set up nyo. Mga manggagawa, okay, magsarili. Ang madalas kayo magsarili, kwento kami. Sharing nga kayo, pero hawag yung iba. Ibera, yan lang kayo. Hindi pa kayo pastor. Para kayo maging pastor, kalimutan nyo muna sarili nyo, umikot kayo, mag-oversee kayo. Yan na ba, overseer, di ba? Bakit pa nakasulat sa Bible yan? Mag-oversee kayo, i-guide nyo sila anong dapat gawin ng mga yung, kahit nga, hindi lang, huwag niyo isipin, baka lang ha. Kahit mga matatanda, hindi rin marunong. Dapat yung alam ng bata, i-share sa matanda. I-set up niyan. Yung interview, yung set up sharing. Kailangan tuloy-tuloy. Hindi nakukuha sa isang, ay, nagawa na natin, kailangan natin gawin ulit. Tuloy-tuloy yan, excitement yan. Yan ang Acts chapter 2. Yan ang nakasulat sa Acts chapter 2. They share with one accord. Daily. Babalik ba tayo doon o hindi? Yung iba, natigil na sa disyerto eh. Okay, ano? Lagi. Huwag na ilagay yung tela. Lagay mo lang yung questions o yung ano. Tela lagay mo na rin. So, kung babalik tayo sa Acts chapter 2, lahat kayo dapat nag-share. At yung iba, syempre, hindi pa natulala lang sharing. Kaya, merong poemen. Merong nag-aalalay. May some na umaalalay sa all. Para till all come to the unity. So habang hindi pa may sampa, hindi pa unity. Naunawaan niya ba yan? Habang sam siya, wala pang unity of the faith. Sa denomination, may unity. Unity mag-Nicolaita, at sumbo na lang sa sinabi ng preacher. Pero dito sa church, sa Book of Acts, yung sam,
Aabot siya sa isang team. We all come to the unity of faith. So habang some siya, wala pang unity of faith kasi mahihina pa yung iba. It doesn't mean hindi niniwala yung iba. Naniwala, pero spoon feeding eh. Pinuntit lang yung sinabi eh. Hindi pa kayo berean. Hindi pa kayo sanay magkumpara, magtanong. Yung lahat hindi pa sanay, kaya may trabaho tayo. Make all due diligence. Kung sa personal, make your calling and election sure, get eternal security. Sa church, ganun din. Bilang pastor, make sure. Huwag kayo patamad-tamad. Tampo lang, tumigil na. Oh. Oh, naiintindihan natin yan. Naiisipin mo na iba. Alisin ko muna. Ano yung sacrifice of praise? Ang sacrifice of praise, sa nabasa ko sa alagaan nyo rito, kasi pag umilap ng comics, pinupunit, mamahali pa naman. Mayroon binigay dyan na yung article tungkol sa pagkukuri. Sabi dyan, kaya sacrifice of praise na kasulat. Minsan you don't feel like praising God, pero you still have to do it. Nakuha nyo? So meron din, we feel we don't have to do it kasi mahina tayo. Pero pasensyahan mo, kung pagkain yan. Wala ka sa mood magtanong, pero kailang gawin mo. Makalagay ng pagkain sa lamesa. Ganun na rin, you don't feel like doing it, pero gawin mo, sakripisyo. Yan ang sakripisyo sa Diyos. Kaya may sinalawag na sakripisyo. Yan ang mabangong sakripisyo sa Diyos. Nakikita ng Diyos, wala ka sa mood, inip na inip ka, o masama loob mo, pero tiniis mo dahil may kapatid na nangailangan sa training na yan. Kung di mo ginawa yan, hindi matuturuan anong dapat gawin. Okay? Dapat tinuturuan nyo. I believe, well, meron dyan, di pa nakakala na may dapat gawin sa bata. Pero kayo may alam. Oh. Pabalik-balik lang ba tayo doon sa Carolina o dito na paulit-ulit na yung mensahe doon? So, okay. Uli tayo. Ang overseership, nasulat nyo na to, no? Ang overseership, sulat nyo, 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 10 yata. If any man desire to be a bishop, pwede i-desire. Sama nyo? Pwede i-desire. So, may utang kayo, ha? Yung mga nakakaalam, mag-share kayo, guys, share din mo yan. Okay. So, if any man desire to be a bishop, he desire a good work. Nakita nyo? Pwede i-desire. Punta tayo, sulat nyo. 1 Corinthians 12, the last verse. Desire. Oh, di sabi desire. Earnestly. Covet. Covet. Yes, a covet. Covet. Ano yung sana? Covet the best gift. Covet earnestly, desire earnestly, the best gift. Ibig sabihin, anong klaseng gift yung makakatulong, makakapagpabanal sa, makapagmabangong samyo sa iyong lingkod sa Diyos. Nasaing yan. Ito pa rin yan. Mamaya, at tignan niyo yung mga kapatid, sino dito hindi nakatalang pa tungkol sa gagawin? Kunwari, para sa, hindi, sa baby, no? Ano, paano yung, formal to, paano yung, paano magamit na komunikasyon yung iyak, tamang komunikasyon. Okay. Ano ba yung duties ng isang pastor? Ito. Magtatanong na ako. Okay, so, magtatanong. Ang recorder ay 60 minutes. Sulat ko rin yung sulat tanong, no? What is the final application? Revelation 8:1. Sino yung nagtanong nito? Taas kamay. Revelation 8:1. Ay, pakipulot ulit. Bulilit sa tanong pula. Kaya dapat inihipit yan. Pakipulot yan ng lumipad. Final application, sinabi, Ewald Frank. Where the perfection, ipitin mo. Apply. It is on earth or on heaven.
May earth, may heaven. Heaven, hindi siya umakyat ka doon. Heaven means na-glorified body ka. May access ka na sa heaven. So, ang perfection apply, earth, heaven, and earth. Dito pa lang, kailangan mo yung perfection. Ang perfection pinag-uusapan natin, hindi na yung sinabi ni Barlito na nakuha mo lang yung mensahe na kapos. Tinatawag kong kapos yun eh. Kailangan kunin niyo yung mensahe na buo, ganapin niyo. Okay? Sulat pa rin kayo yung tanong, no? Sulat kayo yung tanong. Nakita ko dumating si Eman, ha? Nandiyan ba si Eman? Habang wala siya magulang, tabihan niyo. At singilin niyo asanin yung talata. Okay? Pag binanggit na talata, kunwari, Revelation 8:1. Singilin niyo kay Eman yung Revelation 8:1. Okay? Hindi ko pa binabasa yung sulat talata. Tumabi na kayo para... Ang fivefold ministry ba ay lalaki lang ba? O pwede rin sa babae? Paliwanag natin to. Ang lalaki, mamumuno. Ha, nakasulat yan. Sa Timothy 2:14. 11. 2:11. 11 hanggang 14. 11:14. Ngayon, hindi sinabi kailangan ang lalaki ang apostol, pastor, ganyan-ganyan. Sabi, ang lalaki ang mamumuno. Iba ang gift. Amen. Kailangan ba namumuno ka para may gift? Oh, di nyo pa nakapansin yan. Na presumption sa end time, yung some namumuno, o gift nga sila, namumuno nga sila. Calling so, kinukte ng kinonekta agad. Calling, oh. Calling pa rin. Calling, hindi gift eh, calling. Lumang patawag katawagan. Iba yung gift, iba yung calling. Pero kung unawa niyo gift, hindi yan calling din ha. Siyempre ang gift, yung kaloob. Yung calling, yung eternal security niyo. Hindi ministro ha. Pero lahat ng tinawag, kailangan mag-minister. Amen. Lahat ng tinawag sa kaligtasan. Kaligtasan ha. Ano, ministry. Kailangan mag-ministro. Pero hindi sabi sa Pedro, make your calling to be a minister, sure. No? Yan yung abot ng denominasyon o ibang end time. Amen. Ha? Yung calling to be a minister, sariling term lang natin yan. Walang nakasulat sa Bible, calling to be a minister. Arbitrary. Sa reading between the lines, pag ikaw ay tinawag, lahat kayo kailangan magministro. At huwag kayo masasaktan na sabihin ko. Kung gusto nyo lang magkwentuhan sa mga talang may nangangailangan sa iba, sakim kayo. Covetousness. Commandment 10. Bakit sakim? Ayaw nyo tumulong. Hindi naman kayo ikutan ng pera eh. Ang kailangan lang yung overseership ninyo. Sabihin natin, overseership. Overseership. Bigyan kayo limbawa. Magtatagumpay ba ang pulis kung walang nagsusumbong na mamamayan? Yes or no? No. Sino nag-yes? Okay. So, kung kailangan ng pulis ng mamamayan, kailangan din ng mga elders, deacons, ministers, hindi, kayo lahat ministers, kailangan ng mga bishops, kailangan ng mga overseers ang tulong ninyo. Humingi kayo sa klolo, magpa-network kayo, ireto nyo, i-set up nyo. Dito pa lang sa church, dapat ma-practice nyo na mamaya pagtapos. So, ano yung kulang sinabi dito? Overseership. Kung kayo ay tinawag na maligtas at nag-make sure kayo dyan, hindi naman nakasulat sa Bible, pero automatic ministro na kayo. Kasi hindi kayo totoong ligtas kung ayaw niyo magministro. Ibang istorya naman yung hindi pa kayo marunong magministro. Kaya nga, may pagtuturo, may progressive ministry. O nga pala, lalagay ko na yung mga ano. Ibig sabihin, lahat ng mga tagtanong, pagpapalangin. Hindi yan pera, ha? Kaluluan ninyo. Magtanong kayo, what is meaning and episcopalion? Ano yung meaning? Sino yung tanong ito? Ikaw ba yan?
Sino yung nagtanong? Taas kamay. O sige. Sige ba yun? Walang, huwag lalimot. Huwag kayong lumingon sa katabing nyo. Sino yung nagtaas kayong kamay? Okay. Parang hindi ito. What is the meaning of Episcopalio? Parang kasa Greek by Paco. Okay. Episcopalian. Episcopal. Episcopos. Episcopalian. Episcopos. Episcopalian is bishop. Episcopos. Overseer. Ruler. Bishop. Ibig sabihin... Pamumuno. Hindi pamumuno. Ayan ka na naman eh. Pamumuno sa tamang. Ang overseer, tumitingin, nangangalaga. Mas maganda pa yung term nangangalaga. Yung pamumuno merong aspetong pamumuno, merong aspetong hindi. General term. Ulitin ko ah, pwede ba ang babae? Ganyan tanong malina eh. Pwede kasi, hindi naman kayo magiging leader. Ako nyo, pag nag-apostola kayo, nag-propetesa kayo, evangelistita kayo, nag-pastora kayo, nag-group kayo. Teacher. Wala naman tayong tawagan, so walang matikisod. O, si Pastora, ano, Pastora Geraldine. Wala naman tumatawag eh, sister lang, di ba? O, wala naman matikisod na ibang end time. Yung pala, Pastora na siya. Okay, tayo-tayo nakakaintindihan. Kailangan tumulong tayo sa pangangalaga. Siyempre, mahihina. Huwag muna dun sa mga serpente na makitinig. Dun muna sa mahihina rin. Sister sa sister. Naka nyo? Ang episcopal yun ay bishop. Tanong lang po, pag na perfect ka na ba ng Word of God, sulat nyo sana yung tanong, saka i-post nyo, no? Ministry rin yan. Ligtas ka na... By the way, gusto sabihin ko sa yung ministry ng internet, kung may computer kinyo anak, dapat inutos nyo na yun eh. Maraming Kristiyano sa Facebook. Kasi kahit hindi ko sabihin, mag-Facebook pa rin kayo, may ibang magtuturo sa inyo. Kaya kailan sabihin mo na. Ngayon, kaysa mag-Facebook kayo ng pansarili nyo, alipin, mga disipulo lang kayo ng mundo, no? Ang demonyo. Para kayo, ang Facebook nyo ay kaaya-aya sa Diyos. Maghanap kayo ng Kristiyano sa Facebook at imiembro nyo sa Kogyo Series at Kogyo Chronicle. Ipanood nyo yung YouTube. May mga Amerikano, may English na sa YouTube. Nang English ako kahapon, nai-upload ko na. Doon sa mga sabadista, nagturo ako. So, at least, meron kayong pagpapala. Okay? So, i-post nyo to. Ligtas ka na po ba? Pag na-perfect ka na ba ng Word of God, ligtas ka na po ba? At hindi ka na ba magkakasala? Sagot. Merong kaligtasan pansamantala, merong kaligtasan ang habang buhay, eternal security, kasiguridad. Pag nagsimula ka ganapin ito, kasiguridad mo lang ngayon. Para gusto mo habang buhay, huwag ka titigil. Kaya kailangan mo makipagtulungan. Kasi ang tendency ng tao tumigil. Huwag kayo magsasarili. Ako, titigil kayo. Dalawa lang yan eh. Kung nagsarili ka, naging saktal ka, makasarili ka. Wala kang lusot, no? Kung hindi ka naman naging saktal, hulog ka. O saan mo gusto? Wala rin. Baka hindi ka i-rapture dahil makasarili ka eh. Meron ka naman pwedeng tulungan, ayaw makipagtulungan. Gusto mo magsarili, saktal ka na. Pero kung alam mo, dalawa eh, kailangan tumulong ba? Ngayon, kung alam mo rin na hindi ka naman nasasakdal ba kita, lumapit ka, magpa-session ka, mag-enroll ka, pwede naman special schedule. Sister Ross, mamaya, hindi lang buha ka, maturo ka rin. Turuan mo rin, mag-train ka rin ng magulang. Nakasulat sa Bible yan. What is perfect works? Pero ikaw muna yung labas mo. Layo ka muna. Binibibi mo na dito.
Nahuhulog ka. Para lang di magigay dito. Ikaw muna yung maghirap sa parusa. Kunwari, hindi no? Para i-share mo sa yung hirap mo. Alam mo, ako hindi ako gumagawa. Okay. So, what is perfect works? Progressive ang message mo at yan ang ginawa mo. Ngayon, nag-share tayo ng progressive. Dito para natin sa ibang in time, dito para natin sa denomination, ito ang perfection. Kung gagawin nyo lang yung ginawa nila, walang mangyari sa inyo kasi kumakumbante na ang ano. Bigyan nga ginawa, hindi driver ka. Hindi, ayaw mo umabante sa pahayag. Pahayagan. Sinisigil mo pa rin. Ano gusto niyo? Sinakunang panahon, naabutan ko piso ang pamakay. Ang sinisigil mo pa rin piso. Kaya pagdating sa gasolinahan, nakikipag-away ka na. Hindi! Ang gasolina ko lang 50, bakit ano na? 42 pesos ang isang litro. Okay, 7, no? Lugi ka. So, mapaperfect ka kung gagana lang ang perfection, kung gaganapin mo yung progressive na mensahe. Kung aasahan mo pa rin yung lumang mensahe, umaten, makinig, isang pasto lang sa church. Nagtatayo lang ang imperyo yan eh. Social club na lang ang church. Pwedeng mag-stepping stone, eh kukulungan ka rin. Huwag na kayo makinig sa iba, dito na lang. Makinig lang kayo sa inyong sariling pastor. Huwag na kayo makinig sa hindi nyo pastor. Nako, yung ano na, double, twice the child of hell? Double the child. Double child in hell. Yun, lumang revelation yan. Yan revelation yan, Nicolaita na yun. So, hinayag na. Hindi lang isang pastor sa church. Ang calling ng Diyos sa inyo, lahat kayo. Lahat kayo. Kung in-interpret na calling ministry, lahat kayo. Isa na lang po. May 3 minutes pa. I hope umabot kayo ng pagpapala. Handa nyo, pag hinulog ko yan dyan, pinag-pray niyan, di ba? Lalagyan nyo ng pera yun niya. Pag-pray niyan. O, sabay na to. Sabay yung mga nagtatanong. Kasi tumakan ng pagpapala, wag lang pera. Pati kaluluan nyo, itanong nyo rito. Ano po ba ang oil? Kasi may nabanggit po kayo na ngayon marami na nagbebentang oil. Ay, oo. Lahat ng nangangaral nagbebenta ng oil. At kung hindi kayo marunong mag-canvas, mabibili niya gulong na mahal pa. Parang pinagpituhan ng mantika. Alam pa yung mga lumulutang-lutang pa yung mga ano. So, mag-canvas kayo. Ano yung canvas? Yung gawin natin mamaya, hindi lang dito eh, kanlar sa labas. Kumpara. Dapat meron kayong spirito na matanong. Kumpara. At meron kayong pagkukumpara. Binasa sa radyo. Sino nakikinig ng radyo kanina? Amen. Taas kamay. Okay, sabi, comparing spiritual things to spiritual. So, siguro, lahat naman kayo marunong mag-canvas, di ba? Pag isang bago, siningil sa inyo, 1,000. Isang maliit na piraso, 1,000. Magre-reklamo kayo, di ba? So, ibig sabihin, 1 minute. Ibig sabihin, yung kailangan nyo maging berean. Kung wala po bang napako sa cross, wala po ba tayo ngayon? Meron. Bigyan ko halimbawa, pag hindi napako si Kristo sa cross, yung tao ngayon sa mundo, meron pa rin yan. Pupunta lang impyerno. Pero tama yung sintanong mo, hindi ka nalalangin ng Diyos. Hindi na magkakaroon tao. Kung walang natako sa krus, wala tayong pag-asa, di ba? Hindi tayo malalalang. Hindi maglalalang ang Diyos na salimutan. Kaya talalangan sa salimutan. Sulat nyo, Revelation 13:8. Ano po ba ang ibig sabihin ng Corinto 2:11? Magsaliksik. Ang pagsasaliksik sa pamamaraan ng pagkukumpara. Pakibasa, Corinto 2:11, bago malagutan ng hininga. Ano? Recorder to. Sino? Pagpapala. Dali. Ito na.
Pagkaturo siya dapat eh. Wala ko. Hali. Tapos na o. 2:11. 2:11. Pag di ka humabol, wala ka na. Ako, hindi pa nakabukas. Hindi sinisigil kina bro. Iwasan ka. Ito. Okay, ito. Maiwa ka lang sa Revelation. Ito. Ano, hangot ko sa Revelation ha? Tapos may oras ko eh. Ito, ito ang Revelation 10. Wala na yung recorder kayo. Wala na. Maraming pa sa Revelation 10.